Hey, what's up guys? In this video ay ituturo ko sa inyo paano po mag-register ng inyong SIM card. Ngayon na po yung unang araw kailan pwede tayong mag-register ng ating SIM card. So yung i-re-register natin ngayon is yung ating Smart. So December 27 po yung umpisa ng pag-re-register ng mga SIM card nyo na rine-required na talaga. Lahat ng mga SIM card is ma-register yung Republic Act 11934. So ngayon ay ituturo ko sa inyo yung step by step yung gagawin at ituturo ko rin sa inyo kung ano bakit mahirap mag-register ngayon. Ano yung ginamit kong ID? So ano ba yung ginamit kong ID para ma-approve at madali bang ma-approve pag pinicture mo yon? So papakita ko sa inyo, sasabihin ko yung mga alternatives kasi mahirap talaga mag-register ngayon kasi yung first day ngayon and yung mga tinatanggap na ID, ano ba yung gagawin kapag medyo malabo yung image? So, ano yung ginawa ko? So, mapapanood nyo inside this video. Step by step to, natapos ko na, successful na yung ating pagre-register. In-record ko yung ating pagre-register sa ating SIM card na Smart. So, panoorin nyo yung video, step by step to, at papakita ko sa inyo papaano ko ginawa at papaano nyo rin gagawin. So, ngayon guys, ay i-click nyo muna yung nandyan sa comment box. Yan na po yung pinaka-website para makapag-create tayo ng, makapag-register tayo. Kikita nyo ngayon, ayan, mga step by step. 3 steps paano tayo mag-register ng ating SIM card. So, ito ay step by step na gagawin natin. Una, okay, basahin nyo po na muna yung mga yan. Register your SIM card now. Ngayon, December 27 yan. Ayan. 3 steps lang gagawin natin. So, una, okay, tandaan nyo na dapat yung SIM card nyo ay nasa inyo o kaya yung yan. So, start your registration here. Dito natin ilalagay yung ating number. Wala na pong 0. 9 na kaagad yung start para kasi may 63 na doon. So, ilalagay natin yung ating SIM card para makita nyo din. Ayan. So, input ko yung aking SIM card. And then dito guys, makikita nyo. Okay, so kompleto na siya. Dapat check nyo kompleto. Then, click natin tong box na to sa baba. Click nyo yan. Kapag na-click nyo yan, okay, send OTP. And then, marereceive nyo. Hintayin nyo lang. Few seconds lang. Nandyan na po yung OTP nyo sa inyong cellphone. Yan. So, dyan nyo ilalagay. At 2 minutes. Okay? Kung hindi, wala kayo na-receive, so, mag-send sila ulit. Yan. Nakita nyo guys, nag-send sila. Ikinapi ko na siya. And paste ko lang siya dyan. Okay? Or pwede nyo rin isulat kung gusto nyo. Then, yan o. Click nyo na lang po yan. Kulay green na yan. So, once na-click nyo yan, makikita nyo, your mobile number was successfully verified. Click mo lang yung OK. Yan. So, ang maganda dyan, may mga gumawa kasi ng video kanina, tapos na daw. Hindi guys, hintayin nyo lang. Okay, wait for a few minutes. So, i-skip natin yung part na to. So, kapag okay na, ito na yon. Meron ulit 4 steps. So, type of registration, select natin yan. Merong 4 na pagpipilian dyan. Registering yung new SIM card, yung old SIM, at yung SIM card ng minor at saka yung SIM card ng old na SIM card ng minor. Yan yung options natin. So, sa akin kasi, yung old SIM card ko yung re-register ko ngayon. Yan, napaka-importante yan. So, yung Philippines, syempre, pili po kayo ng ID nyo. So, ang gagamitin ko dito, driver's license. So, piliin nyo po yung pwede po dyan at malinaw po dapat. Yun yung kailangan nila. So yung ID nyo ay pipicturan na natin. So, nakalagay dyan, take photo. Yan. Pero kung dapat malinaw po yan, kasi ang paggamit ko kanina dito ay 3 beses kong inulit. So, pipicturan ko. Click mo lang yung allow kung pwede yan, dapat malinaw. Pero sa akin, hindi in-accept to. So, yan. So, lalagay nyo lang po yung ID nyo ng ganyan. And then, dapat po yung gilid niya ay nakikita lahat. So, sinubukan ko to. Pero yun nga lang, hindi siya successful. Yan. So, clinic ko lang yung blue. Try nyo muna para masubukan nyo din. Kung hindi, gagawin, screenshot nyo na agad yung inyong ID na yan, kung ano yung ID na yan, and mag-selfie na rin po kayo agad kasi pagpapasahin po kayo niyan. Kasi ito, minsan hindi malinaw yung pagkakabasa niya. Although, napakalinaw na po yung aking cellphone. So, scan your face. I-scan ko rin yung aking face dito. Okay? So, ang gagawin nyo lang muna ay yan. Dapat nakikita at dapat lit, ibig sabihin yung light niya ay malinaw. O kaya na malapit kayo sa pintuan. Then, magbiblink lang kayo. Ayan. So, inaccept niya, yun nga lang hindi siya, hindi nga lang naging successful. Dahil hindi daw malinaw yung aking ID, ay ang ginawa ay i-upload na lang. So, re-upload and upload. So, in-upload ko na lang yung mga files. So, dapat crinap nyo na para mas mabilis o kaya mas mababa yung MB niya.
Yan. So, nilalagay ko na lang dito yung pangalan ko. Yan. Or yung card number ng ID na ginamit nyo. So, dapat ilalagay nyo po dyan. So, pag nailagay nyo na po yan, basahin nyo na lang po ano yung... Ano, depende kung anong ID yung ginamit nyo. Input nyo po lahat. So, dito kung driver's license, di ko na siya nilagyan ng dash. And then, dito, kukunin na yung personal information, yung pangalan nyo, yung apelyido nyo, yung middle name nyo. So, ilalagay nyo na lang po dyan para makumpleto po. Yan. So, middle name, in-input ko lahat. Pero, i-block ko to lahat to, ah, kasi for personal information to. So, kung meron, wala po kayong middle name, i-click nyo lang yung box na blanco. Yan, lagay nyo po yung last name nyo dito. And then, kukunin na yung birthday nyo, yung gender nyo, kukunin na dyan. At pag nakuha lahat ng mga information na yan, so, click nyo lang yung next. Makikita nyo yung nasa baba, yung next, para makuha pa yung address nyo naman. Yun yung mga importante naman dito. At kapag okay na, so makikita natin, ilagay nyo po lahat dyan. So, click nyo yung next. So, medyo matagal yan. Tapos, kukunin yung address nyo. And then, ito, alternative contact information. Kahit Smart or TM, pwede nyo rin ilagay dyan. And then, ilagay yung email address nyo. Then, click nyo yung next para kumpleto na siya. And then, ito na yung summary. So, basahin nyo po muna lahat yan. You have to check kung merong mali. Kasi mag-back lang kayo kung may mali. Kung kumpleto na yan, then click nyo lang yung I do hereby attest or i-click mo na yung dalawa yan, box na yan sa baba bago may o-okay. So, ang ginawa ko yan, clinic ko yung dalawa para maging successful po yung ating pag-create ng account. Ganun lang kasimple guys pa magumawa ng account sa or etong SIM card registration na to. So, dalawa yan, click nyo na lang po yung, kasi nung una, clinic ko yung isa, sorry, sabi niya, clinic ko na tong dalawa, and then naging successful na din. Next, and then wait mo na lang yung response, text yun eh. Magte-text na sa'yo na successful or makikita mo rin dito sa desk or sa, so isa yung clinic natin dyan. So, nag-sorry yan eh, hindi siya successful. Oops, your registrations cannot be processed. So, syempre kapag ganyan, ulitin nyo lang. So, ginawa ko, inulit ko lang yung, so, clinic ko yung X and then nilagyan ko na yung dalawang button, then click ko itong next. Eh, ang maganda nito, successful na siya. Nakikita nyo, yan o, thank you, ito na yung number. So, hindi ko na ipapakita yan. So, makita, thank you have successfully registered your SIM. Ito na po yung smart ko. So, i-re-register ko naman mamaya yung globe ko para mas madali. So, ganun lang kadali. At sana guys, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel and for more updates about SIM card registration. And ito na yun, registers and SIM.